Kumusta? Nung ipirecap ang inyong lingkod. Ang kwento ay nagsisimula sa isang kakaibang pagpatay. Noong ang lalaki ay umuwi sa kanyang bahay, natagpuan niyang patay ang ilaw at tila nasira, at tila may isang tao ang gumagalaw sa paligid ng kwarto. Naisip ng lalaki na may magnanakaw sa bahay, ngunit nang dumating siya sa bintana upang suriin, ang isang kitakot-takot na figure ay biglang lumitaw sa likod niya, napagtatanto niyang may mga mali. Umikot ang lalaki at sinapak ang misteryosong lalaki sa likod niya, ngunit hindi ito nasaktan. Ang misteryosong lalaki ay agad namang bumawi. Siya ay maliksi at makapangyarihan at mabilis niyang pinabagsak ang lalaki. Pagkatapos ay kinagat niya ang lalaki sa leeg. Ang katawan ng nakagat na lalaki ay nagmistulang na agnas, bumagsak at namatay sa lugar. Ngunit ang misteryosong lalaki ay hindi umalis. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay at sa kalaunan ay naging isang nabubulok na bangkay. Sa ilang sandali, ang pulis ay nakatanggap ng isang ulat at sinisiyasat ang lugar, ngunit ang kakaibang bagay ay ang killer na nanatili doon sa eksena ay malinaw na patay na sa loob ng 2 at kalahating buwan, ngunit ang katawan ay nabuhay muli upang pumatay, dahilan kung bakit pinagpawisan ang mga pulis ng maraming mga singot. Paano ba ito? Siya ba ay nabuhay muli at para sa anong layunin pinatay ang taong ito? Ang pulisya ay walang anumang bakas tungkol dito. Gayunpaman, habang sila ay nasa punto ng pagpapatawa, si Jane He na nakapanayam ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang misteryosong tao na nagsabi na siya ang tunay na killer at gumawa ng appointment kay Jane He para sa isang live na pakikipanayam bukas ng 2:30 ng hapon sa isang itinalagang lugar. Nang malaman ng pulisya ang balitang ito, natural na hindi nila palalagpasin ang perpektong pagkakataon upang mahuli ang killer. Kaya sa ilalim ng pamumuno ng kasintahan ni Jin Hee na si Song Jun, ang pulis ay nag-set up ng maraming opisyal ng pulisya sa lokasyon ng pakikipanayam at naghanda para sa pag-aresto. Nang sumunod na araw, ang killer ay dumating tulad ng inaasahan. Di nagtagal, nagsimula ang pakikipanayam, at sinagot ng lalaki ang lahat ng mga katanungan ni Jin Hee na wala ni isa ang pinalagpas. Hindi lamang niya inihayag ang kanyang pangalan at ID card, ngunit ipinahayag din niya na siya ay isang spellcaster na minamanipula ang mga bangkay. Nakagawa siya ng pagpatay sa nakaraang gabi. Si Jin Hee ay hindi naniniwala sa isang katawa-tawang bagay ng pagmamanipula ng isang bangkay upang gawin ng isang pagpatay, ngunit sinabi ng lalaki na siya rin ay maniniwala sa lalong madaling panahon. Dahil ang layunin ng kanyang pakikipanayam ay magbibigay ng babala. Sa susunod na mga araw, siya ay gagawa ng 3 higit pang mga pagpatay. Pagbibigay ng mga detalye ng mga lugar at oras at ang mga tao na papatayin niya. Lahat sila ay mga executive ng Seiichi Pharmaceuticals na sila, Director Min Sip, Executive Director Sang In at Chairman Sung Il. Siyempre, may mga paraan upang mapigilan ito. Iyon ay si Sung Il, ang chairman ng Seiichi Pharmaceuticals, dapat humingi ng paumanhin sa publiko, at si Jin Hee ang magpapasya kung ito ay tunay o hindi, at i-broadcast ito ng live sa buong network. Sa sandaling naibigkas ang lahat sa kanyang bibig, binunot ng lalaki ang isang kutsilyo mula sa kanyang damit at hinawakan si Jin Hee bilang hostage. Sinusubukan na gamitin ang pagkakataon na umalis sa lugar. Pagdating nila sa lobby sa unang palapag, nakita ni Jin Hee ang isang marka sa braso ng lalaki, at pagkatapos, tulad ng killer kamakailan, ang kanyang katawan ay dahan-dahang nabulok at naging isang bangkay. Napag-alaman na siya ay mistulang puppet na minamanipula. Ano ang pinagmulan ng kakaibang spell na ito, at bakit ang manipulator sa likod nito ay nagtatarget ng isang pharmaceutical company? Batay sa 2 tanong na ito, mabilis na inilunsad ng pulisya ang pagsisiyasat. Una, natutunan nila na ang spell na maaaring manipulahin ng bangkay ay isang uri ng masasamang pangkukulam. Sa paghusga mula sa mga natatanging marka ng pagsulat ng Indonesian sa bangkay, nangangahulugang nagmula ito sa Indonesia. Pinaghalong alikabok malapit sa bangkay na may dugo ng caster, ang bangkay ay maaaring manipulahin upang gawin ang anumang nais nito. Samantala, pinangunahan ni Song Jun ang kanyang mga tauhan doon sa mga opisyal ng Seiichi Pharmaceuticals upang malaman kung bakit nagawa ng killer ang paghihiganti sa kumpanya. Dahil ang tagapangulo na si Sung Il ay nagretiro mula sa kumpanya, ang kanyang anak na babae na si Myong ay ang nasa posisyon na sa ngayon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi sila nakakakuha ng anumang kapakipakinabang na mga pahiwatig, tanging ang taong namatay lamang sa simula ay isa palang tagapagpanaliksik sa kanilang kumpanya. Malinaw na ang killer ay may pinaghuhugutan, dahil hindi niya lamang tinatarget ang Seiichi Pharmaceuticals ng walang dahilan, malamang ang kumpanya ay may tinatago na lihim sa likod na hindi nila alam. Napagtanto, ito ay nakakagimbal kung inyong marapatin. Sa pahayag ng isang bilanggo, nalaman ng pulisya na ginamit ng Seiichi Pharmaceuticals ang mga buhay na katawan ng tao at mga di makataong klinikal na pagsubok upang makabuo ng mga bagong gamot.
Para kumita ng mas malaki, hinikayat ang higit sa 100 mga bilanggo na eksperimentuhan para sa kumpanya sa pagkukunwari ng part-time na trabaho. Ngunit pagkatapos ng mga eksperimento, lahat sila ay namatay. Ang pang-eeksperimento ay malapit na nauugnay sa pangyayaring ito. Habang papalapit na ang pagpatay, nag-set up ang pulisya ng maraming puwersa sa gusali ng Seiichi Pharmaceuticals upang protektahan ang mga tao na nasa listahan. Naisip nila na sila ay ligtas ngunit habang papalapit na ang oras, ang pinlanong pagpatay ng killer ay dumating ayon sa naka-schedule. Si Jin Hee, na nag-e-airy live mula sa baba, lumingon at nakita ang isang zombie na suot ang kulay abo na balabal na lumitaw sa harap niya. Pagkatapos, higit pang mga zombie ang nagtipon na naka-uniforme doon sa silong. Sila ay ang mga pinag-eksperimentuhan na namatay at ngayon ay minamanipula ng killer para sa paghihiganti. Ang kanilang tanging layunin ay ang patayin ang nasa unang listahan ng mga direktor, si Min Sip. Nakita ito ng mga pulisya at agad na nagmamadali upang higpitan ang kanilang posisyon. Nang maglitawan ang marka sa kanilang mga bisig, ang hukbo ng zombie ay nagsimulang tumakbo. Napakaliksi nila at may tina-target, hindi pinapansin ng mga sibilyan at armadong puwersa, at sa isang sandali ay sinira nila ang mga depensa at sumugod sa gusali tulad ng isang tidal wave. Ang Min Sip sa itaas ay agad na natakot sa nakitang eksena, at ang mga armadong puwersa ay walang ibang pagpipilian kundi ang barilin sila upang pigilan ito. Ngunit ang mga bala na pinapaulanan sa mga zombie ay hindi nakapihil sa kanila. Bumagsak sila at agad namang bumabangon, sinira ang huling harang at tumakbo patungo sa hagdan. Ang pulisya ay walang magawa ng anumang bagay tungkol dito. Maaari lamang nilang patayin ang ilaw ng gusali at subukang pigilan ang mga zombie habang ini-escort si Min Sip palabas ng gusali mula sa escape elevator. Ngunit sa sandaling magsasara na ang pintuan ng elevator, ang mga zombie ay nasa harap ng mga ito. Alam naman natin na ilang dosenang palapag ang gusali. Putek, nakakamangha talaga ang kanilang bilis. Gayunpaman, ang mga zombie ay tumingin sa pag-alis ni Min Sip at agad na tumigil sa kanilang pagsunod. Dahil mayroon silang isang mas direkta at mas mabilis na paraan upang pumunta sa silong, makikita ang mga zombie na tumalo ng paisa-isa. Ang impact ng pagbagsak ay hindi nakakaapekto sa kanila at mabilis silang makatayong muli. Ang ilang mga executive na sinamahan ng pulisya ay naabot na ang paradahan sa ilalim na palapag. Ang mga zombie ay nagmadaling sumugod sa hagdanan. Sa kritikal na sandali, sinagasaan ni Jin Hee ang isang zombie upang bigyan sila ng pagkakataong makaalis. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang mga zombie na ito ay marunong pala magmaneho. Ang isang malaking bilang ng mga zombie ay umalis gamit ang mga taxi at sa kalaunan sila ay nakasunod sa kanila. Sa ganitong paraan, sumiklab ang isang mabangis na habulan sa highway. Gamit ang kanilang mga undead na katawan, ang mga zombie ay nagpapakamatay upang subukang pigilan sila. Kahit na maswerteng nailagan ni Song Jun gamit ang napakahusay na kasanayan sa pagmamaneho, noong nakapasok sila ng tunnel, ang mga zombie ay gumamit ng mga taktika na paikutan sila at direktang hinarang ang kotse ni Song Jun sa gitna. Gayunpaman, isang zombie ang lumabas sa taxi at sinimulan ang pag-atake ng kanilang kotse. Ang windshield ay agad na nabasag dahil sa mabangis na atake ng mga zombie. Ang ilan sa mga zombie ay nagawang basagin ang bintana at pumasok. Mabilis na binaril ni Song Jun ngunit hindi niya mapatay ng bala. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ang kotse ni Song Jun ay nagawang puksain ng isang malaking bilang ng mga zombie, ngunit ang tanging natitira ay inatake ang driver. Nang makalabas ang kotse sa tunnel, ito ay tumigil dahil ang driver ay nahawaan ng virus na sinundan ng mga zombies sa paligid nila. Ayon sa plano ng killer, nais lamang nilang patayin si Min Sip, kaya si Min Sip ay kinaladkad palabas sa kotse at nahuling buhay ng isang pangkat ng mga zombies. Matapos makumplito ang gawain, ang mga zombie ay tumingin kay Sang-in, ang executive director ng kotse, na nagpapahiwatig kay Sang-in na siya ang susunod na target. Sa bandang huli, ang mga zombie na ito ay nabulok at bumagsak sa kanilang kinatatayuan. Sa proseso ng pakikipaglaban sa mga zombie, si Song Jun sa kasamaang palad ay nasugatan ang kanang kamay ng zombie, ngunit ang impeksyon ay hindi gaano kaseryoso. Sa ospital pagkatapos ng ilang paggamot mula sa pagbabante ng buhay. Matapos ang pangyayaring ito, alam ni Sang-in na siya ang susunod, kaya lumapit siya kay Sung-il, ang board chairman, umaasa na si Sung-il ay hihingi ng tawad ng live, ayon sa mga tagubili ng killer. Ngunit sa kanyang sorpresa, tumanggi agad si Sung-il alang-alang sa hinaharap ng kumpanya. Ngunit tinitingnan ang takot na pagmumukha ni Sang-in. Sinabi niya na tatalakayin muna niya ito sa kanyang anak na si Myeong. Si Sang-in ay walang ibang pagpipilian at umalis, at noong malapit na siya sa pinto, nakatagpo niya si Myeong na kakarating lang.
Sa sandaling ito, naunawaan ni Sang In sa wakas na ang kumpanya ay hindi na kontrol ni Sung Il ngunit kay Myeong na kanyang kaharap. Ang clinical na eksperimento ay pinlano din ni Myeong upang kumita ng mas maraming pera. Si Myeong ay komplikadong tao, at sa panig ng pulisya upang mahanap ang tunay na killer, muling nakipag-usap sa bilanggo. Sa oras na ito ang bilanggo ay nagbigay ng isang bagong bakas. Sinabi niya na dinagtagal matapos ang pagkamatay ng mga ineksperimentuhan, lumapit sa kanya ang isang matandang Indonesian na tao at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay nawala pagkatapos ang pagtatrabaho ng part-time sa Seiichi Pharmaceuticals. Ngunit ang bilanggo ay may pananagutan lamang sa pag-recruit ng mga tao, ang mga taong ito partikular sa kumpanya ay hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya binigyan siya ng bilanggo ng numero ng telepono ng Seiichi Pharmaceuticals. Pagkatapos nito, nawala ang contact person kasama ang 100 bangkay. Ayon sa pagsisiyasat, sinabi ng bilanggo na ang contact person ay ang ikinayam na binuhay na bangkay, tila ang tunay na salarin ay ang matandang lalaki na mula sa Indonesia, ngayon kailangan mahanap siya upang matapos ang lahat ng ito. Samantala, si Sang In na malapit ng mamatay, biglang natagpuan nila at ipinahayag kung ano ang alam niya para sa kanyang kapakanan. Napag-alaman na ang eksperimento ng tao ay hindi upang gumawa ng isang bagong gamot para iligtas ang mga buhay ngunit ito'y upang magsaliksik ng isang biochemical na armas upang patayin ang mga tao na hindi inaasahang nangyari. Ngayon, si Sang In ay wala nang magagawa, ipinasa niya ang listahan ng mga eksperimento. Umaasa sa pulis ay maaaring malutas ito sa lalong madaling panahon. Dinagtagal pagkatapos umalis ni Sang In, biglang naisip ni Jin Hee ang isang problema, dahil ang masamang spell na ito ay nangangailangan ng lupa mula sa lugar kung saan sila namatay. Ang mga eksperimento ay namatay sa dating institute ng Seiichi Pharmaceuticals, kaya ang matandang lalaki na mula sa Indonesia ay malamang naruroon. Sa naisip na ito, umaksyon agad ang koponan. At dahil sa aksidente ng eksperimento, ang institute ay matagal nang inabandona. Pagkatapos ng maingat na paghahanap, natagpuan nila ang isang nakapangangilabot na eksena sa isang silid. Ang mga pader ng kwarto ay natatakpan ng malalaking mga pattern na mukhang hindi kapani-pani walang nakakatakot. Pwede ba na ang pattern na ito ay may kaugnayan sa pagmamanipula ng mga bangkay? Noong ang dalawang lalaki ay nagtataka, bigla silang nakarinig ng hindi pangkaraniwang ingay. Nagmadali nilang hinanap ang tunog, ngunit habang naglalakad sila, natanto ni Jin Hee ang isang bagay na may kakaiba sa likod nila. Gayunpaman, hindi ito nagtatapos doon, ilang mga zombie ang nakasunod. Ang dalawa sa kanila ay tumakas, ngunit ang mga zombie ay masyadong mabilis, at si Yang Su ay natamba ng zombie na nakahuli sa kanya. Ang leeg ng zombie ay nadali din ni Jin Hee. Sa kritikal na sandali, ang isang figure ay tumatakbo upang iligtas si Jin Hee. Ito ay lumabas na ang kanyang kapatid na babae pala na si So Jin, na tulad ng matandang lalaki na mula sa Indonesia, siya ay isang spellcaster din. Napag-alaman na si So Jin ay isang beses pinagmumultuhan ng masasamang espiritu, kaya nagpunta siya sa Japan upang makahanap ng isang paraan upang masira ito. Sino ang nakakaalam na siya ay sumayaw sa Japan sa loob ng 2.5 taon, ngunit walang epekto, kaya nagpunta siya sa isang templo sa China. Siya ay tinuruan ng isang monghe doon, bagaman hindi rin siya nakahanap ng paraan upang masira, ngunit natutunan naman niyang manipulahin ang masasamang espiritu ng isang spell. Sa ganitong paraan, hindi niya sinasadyang maging isang spellcaster. Nakadama siya na ang kanyang kapatid na babae ay nasa panganib, kaya siya ay dumating sa pagliligtas. Hinawakan ni So Jin ang mga pisngi ng isang zombie gamit ang parehong mga kamay, ang katawan ng zombie ay nagsimulang namilipit at sa wakas ay napilipit ang sarili nito tulad ng shakoy. Alam nilang ang natitirang mga zombie ay darating, ang tatlo ay nagmadali upang makatakas. Bago mahuli sila ng mga zombie, nagtago sila sa isang laboratorio. Kinuha ni So Jin ang isang espesyal na brush na may kalmadong mukha at gumuhit ng isang pattern sa sahig ng ilang segundo lang. Ginamit niya ang kanyang may dugong daliri upang idiin ang lupa, at isang hindi makikitang pader ay dahan-dahang lumitaw. Ngunit si Yang Su na pinipigilan ang zombies, ay walang oras upang makapasok sa loob. Nakikita na ang mga zombie ay malapit nang makapasok sa pintuan, kailangan niyang magtago sa ilalim ng mga mesa. Ang mga zombie ay pumasok at hindi mahanap ang dalawang magkakapatid. Ngunit si Yang Su na nagtatago sa ilalim ng mesa, umaakit ng pansin sa zombie. Upang iligtas siya, si So Jin ay biglang pumanhi. Kahit na siya ay napakalakas, tinalo naman siya sa dami. Pagkatapos malutas ang ilang mga zombies, agad naman siyang na-corner ng isang zombie. Sinusubukan ni Yang Su na tumulong ngunit siya'y itinapon lang, ngunit tumulong si Jin Hee sa oras ding iyon at itinumba ang zombie. Kinuha ni So Jin ang pagkakataon na hawakan ang pisngi ng zombie at gamitin ang parehong paraan upang tapusin ang huling zombie.
Nang tumakas ang tatlo mula sa institute, ito ay umaga na, ngunit sa kanilang sorpresa, si Sang-in na tinatamasa ang malubhang depresyon, pinili na magpakamatay. Samantala, sumang-ayon din si Sung-il na gumawa ng pampublikong paghingi ng tawad, ngunit ang kanyang paghingi ng tawad ay hindi taus-puso, ilang mga salitang walang pahiwatig at pagkatapos ay dalidali na umalis. Hindi pa rin ito makapihil sa pagpatay subalit lalo pa niyang ginalit ang killer. Samantala, ang kapitan sa istasyon ng pulis, kanyang sinisiyasat ang listahan ng mga ineksperimentuhan, sa wakas ay natagpuan ang anak na babae ng matandang lalaki na mula sa Indonesia. Agad niyang ipinadala ang impormasyon kay Jin Hee na live na humihingi ng paumanhin. Nang makita ni Jin Hee ang mensahe, nadama niya ang isang panlalamig dahil ang babae ay ang kanyang katulong. Napag-alaman na ilang araw na ang nakalipas, napanaim ni Jin Hee ang batang babae na minamanipula ng matandang lalaki mula sa Indonesia at naging kanyang katulong. Sa kabilang banda, ang pulisya na nanatili sa institute at naghanap ay natagpuan ang tirahan ng matandang lalaki sa tulong ni Soo Jin. Ang matandang lalaki ay tinanggal ang kanyang pagbabalat kayo at direktang minamanipula ang kanyang anak na babae upang tanungin si Jin Hee. Sa nakitang talumpati ni Sung-il sa entablado, ang matandang lalaki ay galit na galit. Ang mga ilaw sa studio ay kumikislap parang sa kabaret. Pinamanipula niya ang katawan ng kanyang anak na babae at pagkatapos ay lumakad patungo kay Sung-il. Sinubukan ng iba na pigilan siya, ngunit tila nasaan sa isip ang matandang lalaki at determinado na gawing magbayad si Sung-il sa kanyang buhay. Si Sung-il at Mi-yong ay tumakas, ngunit sila ay huminto sa kalagitnaan. Habang dahan-dahan niyang inaabot ang kanyang kamay, ang kanyang katawan ay nagsimulang nabubulok. Sa kabilang banda, napag-alaman na si Soo Jin ay nakagambala sa spell ng matanda sa isang kritikal na sandali na nagpapahintulot kay Sung-il upang makatakas. Sa sandaling ito, ang matandang Indonesian ay nagbubuhos ng mga luha ng pagbibitiw, hindi na umaasa. Sa huli, hindi lamang siya nabigo upang patayin ang kanyang kaaway, ngunit nabigo rin siyang marinig kahit ang pinakasimpleng paghingi ng tawad para sa trahedya na pagkamatay ng kanyang anak na babae. Gayunpaman, hindi ito nagtatapos doon. Si Mi-yong, ang taong nagsimula sa lahat ng ito, ay pumasok sa silid kung saan nagtatago ang kanyang ama. Hindi kailanman naisip ni Sung-il na siya ay nakaligtas sa paghihiganti ng kanyang kaaway ngunit hindi ang paglason sa kanya ng kanyang sariling anak na babae. Upang matanggal ang lahat ng mga saksi, tinanggal ni Mi-yong ang isang daliri ng zombie na may toilet paper. Nang hindi nakatingin si Sung-il, hiniwa niya ng kuko ang kanyang mukha. Di nagtagal, bumagsak si Sung-il sa lupa na hawaan ng virus. Nang dumating ang pulisya, si Mi-yong ay nagkunwari na umiiyak sa sakit. Hindi niya alam, lahat ay nakita ng kamera na mga kagamitan sa pagmamatsyag. Bago ang pakikipanayam, na-install nila ang kamera sa dibdib ni Sung-il at na-broadcast ang buong panyayari. Nangangahulugan ito na kung ano ang sinabi niya at ang pagkilos ng pagpatay sa kanyang ama ay naisa publiko. Ang katibayan sa ngayon ay napakalaki at si Mi-yong ay inaresto at pinarusahan. At ang lahat na ginawa ng matandang Indonesian para sa kanyang anak na babae, at ang lahat ng mga inosenteng ineksperimentuhan sa wakas ay tuluyan ng tinuldukon sa huli. Maraming salamat sa panunod hanggang dulo. Kung nasiyahan man kayo sa ating kwento, magkomento lang sa baba at pwede nyo ring i-share sa inyong kaibigan, kapamilya o sa inyong kasintahan. Hanggang sa muli, paalam!